Sounds. What's up mga ka-Kristites? Me again, Patrick Patricia. For today's video guys ay itutuloy na natin yung pagre-repack. So ito naman yung front hub nung dati nating 26er. So rim set na lang siya. Sabi ko nga doon sa previous vlog na nabenta ko na yung gulong. So ito na siya. Simulan na natin dito. So as you can see, tinanggal ko na yung disc brake o yung rotor disc para hindi malagyan ng grasa. Okay. So ganun din gagawin natin. Walan tayo ng yabe. Tapos kung ano yung umiikot doon, yun na yung pinakapangano natin. Pwedeng sa kanan, pwedeng sa kaliwa. So, pigilan yung kaliwa kasi kanan kasi ako yun. Yun. Medyo pumihit na tong kanan. So dito na tayo magluluwag. Oops, sumasama yung dito. Pihit. Yun, maluwag lang pala to. Pero ito guys, hindi ko pa to na ano, hindi ko pa to na re-repack. So first time lang to. Tingnan natin kung sobrang dumi niya. Kasi smooth pa yung ikot niya eh. Hindi pa siya ganun ka ano, tingin ko lang. Tingnan natin to ngayon. So yun, nakikita ko na. Ah, yung dati niyang grasa kulay ano, yellow. Okay. Medyo may katigasan lang tong ano. Medyo may katigasan. Matigas siya, matigas. Oh, may linis pa siya. Tagal na ito. Yung kulang ito nabuksan. Ayun o. Malinis pa nung grasa niya. Diba? Kulay yellow siya. Yellow green. Parang ganun. So, alright. So ngayon, guys, tatanggalin na natin para baguhin natin yung grasa niya. Linisin. So tanggalin na natin. Ay, malinis pa yung grasa. Yun. Bago pa eh. Okay. So anyway, palitan na rin natin para sure. So tanggalin na natin to. Walang tayo ng paglalagyan. Maraglag. Ang tabi lang natin. So iwas, laglag. Iwasan yung magkalaglagan kasi pag nahulog yan or pag nawala, nako, medyo mahirap-hirap hanapin to kasi maliliit lang siya. Okay. Baka lumutot sa ilalim doon sa butas, pero okay lang. Ito naman sa kabila. Ilan pala to? Siyam din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, siyam din siya. 9 pieces din. Alright. So, itabi lang natin. Pero syempre, ganoon ang gagawin ulit natin is lilinisin uli natin yung hubs nito para maglagay tayo ng panibagong grasa. So ayan. So lilinisin muna natin 'to para sure bolt pati yung mga ball bearing. Okay? So let's go. Linis-linis muna. All right, mga kristal, no, ngayon nakita niyo na malinis yung paglalagyan natin ng hub. So make sure lang na yung tuyo na walang halong tubig para iwas kalawang. Okay? Pangit yung naghahalo yung grasa at tubig. So, lalagyan na natin ng grasa. Kabilaan. Okay? So, ayan. Ito na yung mga bulitas. Malinis na yan. Let's go. Lagyan na natin.
Alin na natin yung bulitas. Okay, ngayon lalagay na natin yun dito. Lagyan na rin natin dito. Yeah. Alright. Lagyan natin ang grasa. Yeah. Tapos ito din. So ito yung sumasalo sa pinaka bearing niya. Right. So lagay na natin. Tapos ngayon nahanapin nyo na yung pinaka-comfortable niyang ikot. So sinabi ko na yan doon sa last vlog natin, doon sa rear hub. Ganoon din yung gagawin nyo dito. So yan, smooth na, wala nang garal-garal dun sa bearing. Nararamdaman ko naman yan. Alright, wala naman siya. Importante, walang alog. Okay, tapos sigpitan na natin dito. Madulas. Mas madali itong erepak isa sa mga seal bearing, pero tulad nga na sinabi ko, performance wise mas maganda pa rin yung seal bearing. Sa maintenance mas madali ang ball bearing. So ayan, okay na. Smooth na smooth na yung ikot niya ulit. So huwag niyong kalimutan pala na punasan yung mga excess ng grasa. Lalong lalo sa dito, sa may rotor disc side. Okay. Kasi mahirap na, baka malagyan ng grasa yung rotor natin. So dagdag problema tayo. Okay. So yun lang mga kakalista, at sana may natutunan kayo sa pag-repack ng front hub natin kay Trinks. Okay, so kung may ganito kayong mga ganitong klaseng mga hubs, edi masusundan nyo lang kung paano ko ginawa to. Alright, so yun lang mga kakalista, maraming salamat sa pranod nyo. God bless and ride safe. Sheesh, smooth na. Alright.